Katulad nga po mga idol ng mga nagdaang taon sa NBA, isa nga po ang Los Angeles Lakers sa mga kupunan na maglalaban sa opening night ng NBA season. Ngunit hindi nga Golden State Warriors, Denver Nuggets o Clippers ang kanilang makakatapat dito bagkos ang team ng Minnesota Timberwolves. Kung inyo ang matatandaan, isa nga ang Timberwolves sa mga teams na nagkaroon ng magandang kampanya last season bago sila ilaglag ng Dallas Mavericks. At isa sa mga nanguna dito ay ang kanilang batang superstar na si Anthony Edwards na gigil nga po ngayong makabawi. Sa katunayan, hindi para naman nga po nawawala ng kayabangan o sobrang tiwala nito sa kanyang sarili. Sa katunayan, ayon sa lumabas na balita, matapos nga pong malaman nito na ang Lakers ang kanilang unang makakatapat sa opening night, naging maingay na naman ito matapos itong sabihin na siya nga daw ang bahala na magpahinto kay LeBron James. Kahit man naging teammate niya ito sa Team USA, ay balik magkalaban muli sila ngayon sa liga. Sinabi rin naman ito na ipapakita nga po niya kung gaano kalaki ang in-improve ng kanyang laro ngayong off-season para madurog niya na ang Los Angeles Lakers. Samantala, bagamat merong naghihintay kay Stephen Curry na bagong extension sa Warriors, malaki pa rin naman ang posibilidad na hindi niya ito kunin. Ayon nga po sa lumabas na balita, una nga po muna niyang oobserbahan kung ano ang mangyayari sa kanilang team ngayong season at sa mga susunod pa. At kung sakaling hindi pa rin sila mag-improve at manatili sa ibaba ng West Conference standings, dito na mangyayari ang pinakakinakatakutan ng kanilang mga fans, ang pag-alis sa kanila ni Stephen Curry once na maging isa na itong ganap na free agent sa taong 2026. And speaking of 2026, kagaya ng naibalita ko sa inyo, sa taong ito magtatapos na rin naman ang kontrata ni LeBron sa Lakers kung sakali mang kunin nito ang kanyang player option sa kasalukuyang kontrata at hindi siya kumuha pa ng bagong extension. So madaling salita, pareho nga sila ditong magiging free agent. At kapag nangyari yan, eto na ang nag-iisa at huling pagkakataon para magsama ang dalawa. Siyempre, dito naman tayo. Isa nga po mga idol ang Golden State Warriors sa mga nawalan ng superstar sa kanilang lineup. Kaya hindi nga po nakapagtataka bakit marami sa mga fans ang duda ngayon sa kanilang bagong lineup. Pero ayon rin naman kay Coach Steve Kerr, sa kabila ng kanilang bagong lineup, sisikapin rin naman niya na mas maging competitive kumpara last season. At isa sa mga una nilang gagawin ay ang pagbuo ng chemistry. Yes mga idol, ipapaalam nga po niya kina Buddy Hield, Kyle Anderson at kay DeAntoni Melton ang kanilang magiging role. Bukod dyan, bubuo na rin naman sila ngayon ng isang mas solidong starting five. Aminado nga po si Coach Steve Kerr, medyo magulo ang kanilang team last season since napakadaming klaseng lineup ang ginamit nila. Kaya upang maging stable nga daw ang team, kailangan nga po nila makabuo ng isang bagong first of five na sina Stephen Curry, Brandon Podziemski, Andrew Wiggins, Draymond Green at si Trayce Jackson-Davis. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming maraming salamat po.